Okay lang. Okay lang. Hi guys! It's official. It's moving day. Nagbababa na tayo ng mga gamit. Tapos, magko-call na lang ako ng truck ng Lala Move. Tapos si Soy, ang ating official doggo sitter for today. So, ito na lahat yung mga damit ko na nabalot ko. Ito yung mga ibababa natin. Actually, hindi naman ako kasama magbaba. May mga magbababa for us. So, ayan. Medyo marami. So, baka mamaya pa ako makapag-update sa inyo kapag nandun na kami sa house mismo. Gosh, ngayon lang ako nakapag-update sa inyo. I am very sorry dahil kanina nung naglilipat kami ng mga gamit, naiwan ko yung vlogging camera sa bahay. Like, nandito na tong lahat ng gamit, tapos yung vlogging camera ko naiwan ko sa bahay. Yung map yun. Katabi nung mga bed nila, Gigi. So, ngayon, pag napagod na ako dahil... Officially, our first day dito sa house. And ngayon ko lang na-realize na wala pala tayong morning sunlight kapag umaga. Dito sa bahay, kahit saan, bali morning sunlight na sa likod ng bahay. So most likely, yung rest of the daylight at saka afternoon, dun siya tatama sa atin. Pero hindi ko pa rin talaga sure kasi pag pupunta kami dito, laging hapon or laging tanghali. And wala naman kasi sa akin issue yung pagdating sa ganun kung afternoon light or morning light kasi afternoon light ako dun sa kwarto ko last time. Kaya ko lang siya chine-check kasi gusto ko lang maliwanag yung buong bahay for the rest of the day. Yun lang. Kasi alam ko may mga kasabihan sila na maswerte daw kapag nakatapat ka sa sunlight. For me, mainit. Kapag nakatapat ka sa sunlight, gigising ka na sobrang init, ganon. So, ayan, gusto ko lang talaga na maliwanag yung buong bahay. And so far, okay naman, gantong umaga. Wala kaming orasan. Hindi ko alam kung anong oras. Siguro mga 8:30. So, for today, ang agenda natin ay matanggal natin tong lahat. Ilagay sila sa mga proper areas nila. Kunyari kung ano yung nasa kwarto, kung ano yung nasa kitchen. Just to categorize everything. Kahit hindi pa naman totally ayos, hindi naman ako nagmamadali. And then bubuin na rin natin yung dresser ko, lagayin ko ng damit. At saka yung mga makeup drawer ko. Asa ba yun? Ayun. Yung makeup drawer ko na mataas, bubuin natin yun ulit. Si set tulog pa nasa taas kasi puyat yun like kahapon, mga 2 oras lang ata yung tulog niya. So, hayaan muna natin siya matulog. Magpe-prepare muna ako ng breakfast. Right now, ito yung kitchen kasi kung saan-saan lang kami naglagay ng mga gamit kahapon. So, i-clear out ko to and ipe-prepare ko yung lutuan ko dito. Hi guys! So, update tayo. Gabi na, alas 7 na ito, 6:30. Kagigising lang namin kasi inayos na namin yung mga big furniture kanina. Tapos naglinis ako ng mga kwarto, as in yung linis talaga. Minap ko sila 4 times para mawala yung mga alikabok. Sobrang dumi ng mop. Tinayo naman yung tubig sa mop. Yan! So, nakatulog kami, nagpahinga muna kasi
marami-rami pa kaming gagawin sa baba. Pero maliliit na lang naman yun. Hindi na yun yung ganitong magbe-build ka ng mga furniture. Mga gamit na lang yun. Tapos magsasalaksak tayo ng mga gamit sa mga kung saan sila nakalagay. Ngayon pa lang namin gagawin yun. At buti na lang nakasleep kami para may energy kami ngayon. Nakakatuwa naman na sobrang comfy nilang dalawa. Si Gigi, kahit saan nakakasleep siya. Kanina, sleep siya dito, nung medyo mainit. Sleep siya dun sa corner. Sleep siya dito. Kung saan-saan siya nagsisleep. Si Nana naman, ano lang. Medyo maingay lang siya, syempre, kasi bagong house. Tapos pag may mga sounds, bagong sounds na naririnig siya. Pagbukas ng gate dito, tapos yung tahol ng mga aso. Kumakahol din siya, nakikisabay din siya. So, nakikipagkwentuhan siya sa mga aso. Asan yung treats na binili ni Mami? May binili ako treats eh. Ito ba yun? Ito ba yun, Gigi? Treats ba ito ni Mami? Come here! Pero yan na yung mga gamit. Isusort na lang namin yan. Tapos magtatapon kami ng mga boxes. Tapos baka sa weekend, Saturday, Sunday, or kung kailan man available na may magbabantay sa girls, babalik ako sa bahay. Kasi pagbakante na yung mga sako bag. Yan. Marami pa akong mga gamit na naiwan. Tulad yung mga shoes ko. Naman, bali pangalawang araw na natin to, pangalawang whole day na kasi yung first day natin, di ba naglipat tayo ng gamit, so hindi yun considered as first day. Yung first day natin kahapon, second day natin ngayon, nabubulol na ako. So, today, konti na lang ang ating lilinisin. Yan na lang yung natira. Kasi ayaw din naman namin pagurin yung sarili namin kasi hindi naman kami nagmamadali sa pag-aayos. So, yesterday, supposedly, marireceive natin si MST pero reschedule na lang daw. And, dapat din today, dadating si Soy dito, lilipat na siya. Kaso, sa Saturday pa daw, bukas pa raw. So, ang daming nauudlot. And what I'm hoping is, today, dumating yung ref. Ayun, malaki na yun. Malaki na yung chance na dumating siya today kasi binili ko na yun. So, iniintay natin yung ref. At saka, while waiting, isusort out ko na to. Nakapag-akyat na kami ng mga gamit sa taas. And actually, ang dami ko na rin nagawa kahapon na hindi ko na-vlog. Kasi yung 2 batteries ko for this vlogging camera, walang laman, as in lobat, so nag-charge lang ako ng camera the whole yesterday. Ito na yung kitchen. May mga extra pa. I'm planning to buy another one nitong metal shelf sa Shopee. Actually, meron din yan sa IKEA, pero mas mahal. So, sa Shopee ko na lang siya i-order. Plano ko rin kasi magpalagay ng mga built-in cabinets dito sa
kitchen. Pero for the meantime, bawal pa kasi galawin tong house since under warranty pa siya. So as much as possible, wala muna tayong renovations na gagawin. But eto nga, pinaplano ko bumili ng ganitong shelf kasi kung hindi ko na siya gagamitin sa kitchen, for example, magagamit ko siya as lagayan for switchcraft, like organizer for switchcraft sa office natin sa taas. So ayan yung lutuan, rice cooker, coffee maker. Ito hindi namin magamit dahil wala kaming milk kasi wala pang ref. So kailangan may milk muna bago kami makapag-coffee. Ayan din yung water heater ko, tapos yung mga condiments ko. Ito, I don't know kung nasabi ko na ba last vlog, pero since mahaba yung holiday natin, hindi ako makapunta sa barangay para sa barangay clearance dahil magpapalagay ako ng Converge. Papalipat ko dito yung Converge line namin sa bahay. Pero since wala pa, baka matagalan pa ang ating internet. So ayun, maglilinis muna ako here. Mag-deliver kasi plano namin dumaan ulit sa bahay kasi yung mga naiwan ko na gamit ko doon para isang hakutan na lang at saka yung walls para makita nila si Mami Lulu. Kailangan ko na lang mag-edit ng vlog. Actually, konting editing na lang yun tapos ma-upload ko na. Depende pa rin sa kung paano ang estado ng internet. Mamaya kukunin na namin yung Globe at Home na wifi namin. So hopefully, maayos yung internet by then. Ba, secured. Guys, ang lakas ng ulan. Tapos yung ulan dito, umaanggi sa side na to. Kita niyo yung ano. Ayun, nakita niyo yung rain. Rainfall. Ayan. Papunta siya sa side na to. So, lahat ng ulan, nandito. Ito naman kasi akala ko hindi umaangi yung tubig kasi meron siyang ganun sa taas, yung sa roof. May pa ganun pa siya. Pero umaangi siya, konti lang. Kaya yan, gumagawa muna kami ng temporary shield. So ayun, medyo disappointing today, no? Kasi ang dami naming plano. Dapat mag-IKEA kami, magmamandawi foam kami, mag-wilcon kami. Like, bibili na kami ng mga home needs namin dito. Kasi dapat kagabi kami pupunta. Kaso sobrang traffic kagabi. Ang lala talaga. 3 hours papunta lang kami sa QC din. QC to QC, 3 hours sis. So, nasakto kasi na
payday. Start kasi ng long weekend kagabi, Friday. So baka pag napanood nyo tong vlog na to, medyo mid-November na. Joke lang. Pero kasi, ang hirap mag-edit. Kasi ikaw, dami namin ginagawa. Tapos, ayun na nga. So, mauunot kami bukas. So, ngayon, tatapusin na lang namin ulit mag... May mga boxes pa kami. And plano ko na rin na ayusin na yung office sa kabila. Para makapag-edit na ako sa iMac. Ito yung itsura ng office. Pakita ko sa... Ay! Guys, hindi ko pa pala napapakita sa inyo. Ito yung nabili kong clothing rack. Ganyan itsura niya. O, ang laki. Kaso kasi, yung mga dress ko, sis, hindi ko malagay kasi nga mahaba sila. Tapos may ganyan siya. And hindi ko pwede tanggalin tong gitna na to kasi support yan. Like, you know, reinforcement din siya. Kasama talaga siya sa buong package. Kasi nga medyo mataas yung ano. Tapos bakal siya. Maganda yung quality niya. Actually, ito ata yung nakita ko kay Tony before. Nakita ko na siya sa Shopee eh. 1, 2. Yan. Maganda naman siya. Highly recommended. Nag-order pa ako ng isa. So, ito yung mga ipapalondry namin. Tapos, ito yung itsura ng office ngayon. Andito yung mga excess na mga gamit. Dadagdagan pala yung mga kalat namin. Kasi galing akong bahay kagabi, dumaan kami doon. Tapos, pumunta rin kaming condo. Kumuha kami ng mga gamit na pwedeng ilipat dito. So, good morning kay Gigi Mbop! Good morning! Yan, medyo sanay na siya mag-akyat baba sa hagdan. Kasi shih tzu siya eh. So, kita nyo naman, mini lang, little lang yung legs niya. So, medyo nung una, nahihirapan siya bumaba, tsaka umakyat. Tulad niyan, medyo awkward pa siya. Pero si Nana, grabe, athletic yan. Mabilis yan, umakyat. So, ito na yung ref. Pwede na tayo maglagay ng laman sa loob. Kasi 2 hours na siyang naka-medium.